Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Simula nang mamatay ang mga magulang ni Ryan, naiwan siya sa poder ng half-sister niya. Nakakatandang kapatid niya ito sa yumaong ama. Sa totoo lang, kinuha siya nito sa bahay dahil bilin ng kanilang tatay. At dahil nakikitira lamang siya, pinaparamdam nito na di siya welcome sa tahanan. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil mas lalo lang siyang inaaway ng ate Raquel niya. Lalo pat nag-aaral pa siya at ayaw niyang mawalan ng baon. Kaya't kahit nahihirapan, ay nagtitiis na lamang siya. Hindi naman siya pwedeng umalis doon dahil wala naman siyang kakayahang magbayad ng upa. Sino ba namang tatanggap sa kanya ng matinong trabaho gayang 17 anyos pa lang siya? Isang gabi, kauuwi lang nito ni Ryan sa eskwelahan nang salubungin siya ng ate Raquel niya. Oh, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? Hindi ba alas 5 ng hapon ang uwian ninyo? Bakit kayo inabot ng alas 7 ng gabi? Sita nito sa kanya. Kwan kasi ate eh. Umattend kasi ako sa birthday ng classmate ko. Nangako kasi ako sa kanya na pupunta ako. Tinupad ko lang. Baka kasi sumama ang loob eh. Dahil dito, pinagtaasan siya ng boses. Nakikitira ka na nga lang dito, pasaway ka pa? Sa oras na sawayin mo ako ulit, hindi ka na mag-aaral ah. Papalayasin na lang kita dito. Siya nga pala, meron akong ipapakiusap sa'yo. Ano po yun ate? Siya nga po pala, hindi ko na talaga uulitin yung nagawa ko. Tumaas naman ang isang kilay nito. Fine, palalagpasin ko na yun. Pero dapat, sumali ka sa boxing sa darating na pesta dito sa lugar natin. Oops, huwag kang tatanggi. Dahil sa ayaw at gusto mo, kailangan sundin mo ko. Kundi iba ka palayasin na kita dito. Sa kaya na nga lang yung pakinabang mo dito sa pamamahay namin eh. Para makatulong ka naman. Saka isa pa, may mapapala ka rin naman doon. Pero mas malaki nga lang dapat ang parte ko. Alam mo ba, kapag naging champion ka, mananalo ka ng 20,000 pesos. Hindi ka naman lampa, diba? Nakita ko pa nga na binubuhat mo yung napakalaking barbell ni Papa eh. Pero ate, natatakot at nagdadalawang isip na saad ni Ryan. Paano na lang kasi kung mabugbog siya? Hindi pa naman siya sanay na makipagbasaga ng mukha dahil hindi naman siya barumbado. Wala siyang hilig sa boxing. Nagbubuhat lamang siya ng barbell para maging healthy at gumanda ang katawan niya. Wala nang pero-pero. Kung ayaw mong mapalayas dito, sundin mo na lang ang gusto ko. Para rin naman sa'yo yan eh. Magkakapera ka pa at magkakaroon ng malaking baon. Huwag nang matigas ang ulo. Sumunod ka na lang. Nanggagaliiting sambit ni Raquel. Napakaamot ulo naman si Ryan. Nababahala siya para sa sarili. Hindi nga siya marunong sumuntok eh. Pero sa uli, napapayag naman siya sa kagustuhan nito. Kesa naman sa tuluyan siyang mawala ng matutuluyan. Sige ate, sasali na ako. Kailan ba yun? Napangiti naman ang babae. Yan! Sasali ka rin naman pala eh. Pinapahirapan mo pa ako. May 2 linggo pa naman para makapagsanay ka. Hindi ba may punching bag naman sa backyard? Doon ka nalang mag-practice. Ipapalista na kita ah. Magsanay ka kada uwi mo sa school. Marami kang mga kalaban sa araw na yun. At baka yung makatapat mo pa si Brando. Naku, bato-bato pa naman ang katawan nun. Pero kung di ka lang magpapabaya, sa'yo ang panalo. May tiwala naman ako sa'yo eh, kaya nga kita pinapasali eh. Pero ito ang tatandaan mo ah. Bawal ang babakla-bakla doon. O siya, magbihis ka na. Nasa kusina na yung pagkain mo. Adobong baboy ang ulam. Kung gusto mong mas masarap ang pagkain natin sa susunod, dapat manalo ka. Agad namang nagbihis si Ryan at pagkatapos kumain na siya. Pero hindi niya maintindihan ng sarili. Kahit kasi masarap ang pagkain, wala siyang ganang kumain. Pinilit niya na lang na ubusin ito. Tapos noong nasa kwarto na siya para matulog, hindi naman siya madalaw ng antok. Kinakabahan kasi siya sa magiging laban niya sa darating na 2 linggo. Pakiramdam niya, hindi maaalis ang kaba niya kapag wala siyang pagsasabihan nito. Dahil dito, naalala niya si Monica, ang best friend niya. Kapag kasi gusto niyang makipagkwentuhan sa gabi, sumisipo lamang siya sa tapat ng bahay nito. At doon ay lumalabas na ang dalaga.
Nakakasiguro naman siya na hindi pa ito natutulog, kaya't pupuntahan niya ito. Ayaw na ayaw ng Ate Rachel niya na lumalabas siya tuwing gabi, kaya't lumabas siya sa kusina. At dahil sarado na ang gate, sa bakod siya dumaan upang makalabas. Makaraan nito ay dire-diretso siyang naglakad sa kalsada. Wala nang gaanong tao sa labasan at tanging mga streetlight lamang ang nagbibigay liwanag sa daan. Mabuti na lang, may bukas pang tindahan kaya't doon siya bumili ng snacks. Tsaka kasi na mahaba-habang kwentuhan na naman ang mamagitan sa kanila ni Monica. Nang makarating na siya sa tirahan ng dalaga, sumipol siya na kunwari isang tao lamang na napadaan roon. Maigpit kasi ang mga magulang nito. Hindi nagtagal, bumukas ang bintana at dumungaw roon ang kanyang best friend. Kitang-kita sa anyo nito ang saya nang siya ay makita. Ngunit bigla itong sumenyas na tumahimik lamang siya. Agad naman niyang naunawaan iyon. Baka kasi magising at magalit ang parents nito. Agad namang bumaba ng bahay si Monica. Nang nasa baba na, binuksan nito ang gate ng dahan-dahan. Pumasok ka, Ryan. Ano nga palang sadya mo at napag-uwi ka dito? May pag-uusapan kasi tayo eh. Hindi pa rin kasi matanggal yung kaba ko eh. Tamang-tama, may dala akong snacks natin. Dito na lang tayo sa balkonahe magkwentuhan. Nang makaupo na sila sa Bermuda Grass, dito na nagkwento ang binata tungkol sa pamimilit ng ate sa pagsali sa boxing. Kaya't nagulat roon si Monica habang kumakain ito ng chichilya. Ano bang klaseng kapatid yan, Ryan? Bakit ka pilit na sinasali doon? Delikadong sport yun eh. Kapag napuruan ka sa ulo, kundi sa ospital, baka sa sementeryo ang bagsak mo. Naku, mag-iingat ka, friend. Kung mapapakiusapan ko lang yung parents ko na dito ka nalang tumira, dapat matagal ko nang nagawa eh. Ayaw naman nila eh. At lalaki ka pa. Hindi nga sila naniniwala na kaibigan lang kita eh. Baka daw boyfriend kita. Ayos lang yun, Monica. Protective lang yung parents mo. Lalo na't nag-iisa ka lang na babae sa magkakapatid. Susundin ko na lang yung mga kagustuhan ni Ate Rachel para di ako mawala ng matutuluyan. Nakikituloy lang naman ako eh. At half-sister ko lang siya. Patay na rin yung nanay niya. Hinabilin lang ako ni Papa bago ito mamatay. Nasa kanila na lang ako tumira. Kaya heto, dapat lang ako magtiis at makibagay. Kwento ni Ryan habang nakatingala sa kalangitan at pinagmamasdan ng mga bituin. Huwag mo nalang ipagdasal na si Brando ang mga kalaban mo. Dahil balita ko, yung isang nakalaban niya ay namatay matapos dumugo ang utak. Mag-iingat ka na lang talaga, Brenda. Ipagpipray na lang kita sa laban mo. Tama. Magtiis ka na lang sa ate mo na para bang laging may buwan ng dalaw. Natawa naman si Ryan. Maya-maya pa, napatitig siya rito. Ipagpipray mo lang ba talaga ako, friend? Hindi ka manonood? Gusto ko kasi naroroon ka eh. Para naman lumakas ang loob ko kahit na si Brando pa nahalimaw sa ring ang makalaban ko. Sus, sige na nga, manonood na ako. Natatakot kasi akong manood ng basagan ng mukha eh. Pero dahil best friend kita, may tiwala ako sa'yo. Yakang-yaka mo yan, friend. Kung halimaw siya, ikaw naman ay gwapo sa ring. Suportadong pahayag ni Monica. Natawa na lang si Ryan. Hindi nga siya nagsisi na nagpunta siya sa best friend niya. Dahil kasi sa dalaga, masasabi niya sa sariling 100% handa na siya sa bakbakan. Bahala na kung liyamado siya o dehado. Matapos na lang pag-usapan niyon, napagpasya naman nilang mag-stargazing gamit ang telescope. Maingat pa nga itong kinuha ni Monica sa loob ng bahay at baka kasi magising ang ama't ina niya. Nag-enjoy naman silang dalawa habang nagsasalit-salitan sa pagsilip sa napakagandang bituin sa alapaap. Para kay Ryan, napaka-perfectong sandaling iyon ng kanyang buhay. Mula pa kasi noong pagkabata, may lihim na siyang pagtingin kay Monica. Hindi niya lang maamin dahil baka masira ang kanilang pagkakaibigan. Katunayan nga niyan, hindi niya kwento na umaten siya sa birthday party ng kaklase niyang babae kanina. Napilitan lamang kasi siya dahil nagpapautang yun sa kanya kapag walang baon na binibigay sa kanya ang Ate Rachel niya. Ewan ba ni Ryan kung bakit ayaw niyang pagselosin si Monica? Umaasa rin kasi siya na baka may pagtingin rin ito at nahihiya lamang itong magbigay ng sobra-sobrang motibo sa kanya. Pero sa kabilang bahagi ng isip niya, baka wala naman talagang masigit na nararamdaman ang dalaga sa kanya.
Sadyang suportado lang ito sa kanya dahil kababata niya ito. Matapos ang bonding nilang magkaibigan, umuwi na rin siya. Ipinag-ingat naman siya nito. Sa sumunod na araw, matapos ang klase ni Ryan, nagsanay na siya ng boxing sa likod ng bahay. Nagbibitaw siya ng malalakas na suntok sa punching bag. Iniisip niya na pagmumukha at katawan iyon ni Brando. Nai-imagine niya rin ng sandaling iyon na naa-amaze sa kanya si Monica habang nanonood ito sa kanya. Tumagal rin siya sa pagpapractice at noong tagaktak na talaga ang pawis niya, doon na lamang siya huminto. Sisiguraduhin kong matatalo kita, Brando. At ikaw, Monica, hindi kita bibiguin dahil mahal na mahal kita. Pursigidong sambit ni Ryan sa kanyang sarili. Dumating nga ang laban niyang yun, kung saan ay makakaharap niya na si Brando. Pero bago sila magtuos ng sandaling iyon, may naging dalawang laban na si Ryan. Mapalad siya na nanalo, kaya't nakaharap niya na ang halimaw sa ring. Mas bato-bato nga talaga ito sa personal at mas matangkad pa sa kanya. Nagulat ka ba? Ako nga talaga ang makakaharap mo. Kapag final game na ng mga nangangahas na umagaw sa pwesto ko, ako talaga ang makakabangga. Kaya titignan kung gaano katibay ang mga buto mo para saluhin ang mga malamasokong suntok. Dudurugin kita na parang pader na pinulbos. Maangas na sambit ni Brando nang ipagharap na sila ng referee. Nagngangalit pa nga ang mga panga nito. Napangiti si Ryan. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko bago ako makatuntong dito. Huwag kang pasisiguro. Baka yung ipinagmamalaki mong kamao na malamaso ang tibay, biglang mayupi nang wala sa oras. Kumpiyansang tugon ni Ryan, kaya't nanggigil ang lalaki sa kanya. Nang magumpisa na ang laban, nagpakawala ng dalawang suntok si Brando. Nakaiwas naman si Ryan sa unang hagupit ng kamao, pero tumama sa panga niya ang isa. Sa lakas ng suntok nito, kumislap ang paningin niya at muntika na siyang matumba. Hindi niya na hinayaan na muli itong umatake. Nagbitaw siya ng suntok sa tiyan nito na sinabayan niya ng uppercut. Yumanig ang katawan ni Brando sa atake niyang iyon. Mukhang naramdaman nito na malakas pala siya kaya't hindi na ito naging agresibo. Pajab-jab na lamang ito at ganun rin siya. Ramdam niya kasi na may binabalak ang lalaki kaya tumahanap na lamang muna siya ng tamang tempo. Hanggang sa naubos na ang oras. Pagsapit ng round 2, dito muling naging agresibo si Brando. Nagpakawala ito ng malalakas na suntok sa kanya. Nasapulang sikmura niya dahil hindi siya nag-cover roon. Ramdam niya na parang kinuryente ang buo niyang katawan. Parang hindi rin siya makahinga. Tila nabuga niya ang lahat ng hangin sa katawan dahil sa suntok na iyon. Kumikirit rin ang tiyan niya na parang ramdam niyang naroroon pa rin ang kamao ni Brando. Bago siya bumagsak, nagbitaw pa ito ng diretsyong suntok sa mukha niya kaya't mabilis siyang naplakda sa sahig. Dito na siya binilangan ng referee, pero hindi siya makabangon. Dahil bukod sa nahihilo siya, parang may gumuhong pader ang tumagan sa kanya. Hinang-hina na siya. Habang nasa ganoong sitwasyon, napabaling siya sa kinaroroonan ni Monica. Nangako kasi ito na sisipot sa laban niya at di naman siya binigo. Kahit na nalabo ang mga mata, nakikita niya ang labis na pag-aalala sa anyo nito habang sumisenyas na sumuko na lamang siya sa laban. Baka si mapahamak pa siya. Mukhang naaawa ito na makita siyang nahihirapan. Tinignan niya naman ang ate Raquel niya na nanonood rin sa laban niya. Bakas sa pagmumukha nito na nadidismaya ito sa pagkabagsak niya. Narinig pa nga niyang pinagmumura siya nito. Hanggang sa pinilit ni Ryan na bumangon. Babangon siya. Hindi para sa ate niya na walang ibang ginagawa, kundi alipustain siya. Babangon siya, para kay Monica na lihim niyang minamahal. Maliban kasi sa yumao niyang ina, ito lang yung nag-iisang babae na may pagmamalasakit sa kanya. Matagumpay namang nakatayo si Ryan, kaya't muli silang naglaban ni Brando. Buti na lang, hindi na siya nahihilo ng sandaling iyon. At tila nanumbalik ang kanyang lakas. Noong una, puro ilag lamang ang ginagawa niya na may panakanakang counterpunch. Pero nang matsyempohan niya ang sikmura nito, nalata niyang nanghina ito. Kaya't sinuntok niya ng sinuntok ang tiyan nito na hinaluan niya ng sapak sa mukha. Napasandal si Brando at di na makabawi pa. Kaya't dito na ibinuhos ni Ryan ang lahat ng kanyang lakas.
Hindi niya tinigilan ang pambubugbog kay Brando hanggang sa bumagsak na ito at di na makabangon pa. Nagsigawan naman ang mga tao, kabilang sina Ate Raquel niya at Monica sa kanyang pagkapanalo. Masayang-masaya si Ryan ng sandaling iyon, pero naubos ang lahat ng lakas niya na para niyang pinataob ang napakalakas na toro. Mabuti na lang nanalo ka. Bisit na bisit ako kanina eh. Muntikan ka ng matalo. O tignan mo, may 5,000 ka. Sambit ng Ate Raquel niya. Nasa bahay na sila ng sandaling iyon. Agad namang umalma si Ryan. Dapat nga po 20,000 yung akin eh. Ako naman po yung naghirap roon. Natawa at nailing ang babae, sabay sampal nito sa kanya. Bobo ka ba? Kung hindi nga dahil sa panghihikayat ko sa'yo, hindi ka sana sasali eh. At saka alalahanin mong nakikitira ka lang dito. Ibig sabihin, palamunin ka lang dito. Kaya hayaan mo akong mag-budget ng pera. Mabuti nga may party ka pa eh. Kaya huwag ka na magreklamo pa. Sige ate, hindi na ako magreklamo. Labag sa loob na sambit ni Ryan habang nakahawak sa kaliwa niyang pisngi. Kumikirot kasi ang malakas na sampal sa kanya ng kanyang ate. Yan! Good! Huwag ka na magreklamo para hindi ka pa makatikim ng malakas na sampal. Siya nga pala, sa susunod na buwan, may beauty contest ng mga bakla sa kabilang barangay dahil fiesta roon. Eh ano naman kung may gay contest ate? Nagtatakang tanong ng binata. Bigla itong natawa. Eh ano pa? Eh di sumali ka sa ayaw at gusto mo. Ano ate? Gulantang na saad ni Ryan. Pero pinaalala lang ulit nito na kapag hindi siya sumunod, papalayasin siya nito. Kaya naman sa bandang huli, pumayag siya kahit sobrang labag sa kalooban niya. Ano? Pinapasali ka ng ate mo sa beauty contest ng mga gay? Namimilog ang mga matang tanong ni Monica. Naglalakad sila sa mall ng sandaling iyon dahil hinahanap nila ang National Bookstore. Iyon ang masaklap, Monica. Hindi naman ako bading para sumali roon. Ako talaga yung ginagawang kasangkapan ni ate para magkapera. Biruin mo yun, noong nanalo ako sa boxing, napakaliit lang nang napunta sa akin. Kaya para mabawasan ang stress ko kahit kaunti, niyaya kita na samahan ako para may makausap rin ako. Bibili na rin kasi ako ng horror story na libro na paborito ko para matanggal ang pagka-visit ko kay ate. Napakasama talaga ng ate mo. Kung buhay pa sana ang papa mo, hindi mo dadanasin to, no? Pero tingin ko lang, mukhang mas mainam na rin yun kesa sa mabugbog ka, Ryan. Napakunot noo ang binata. Eh paanong magiging maayos yun? Eh hindi naman ako binabae. Barakong barako ako eh. Tapos sasali dun. Biglang natawa si Monica. Hindi ba pumayag ka naman sa ate mo? Ako nang bahala sa'yo na mag-train na rumampa at sumagot sa mga tanong. May karanasan na ako sa beauty contest nung nakaraang taon eh. Naalala mo yun, di ba? Nakapasok naman ako sa ilang kategory. Di nga lang mapalad na nakatanggap ng corona. Papairami na rin kita ng mga sasuotin mo. Ayos na ayos pa naman yun. Saka, huwag kang sumimangot dyan. Magpapanggap ka lang naman na gay eh. Hindi ba yung mga tunay na lalaki, hindi takot na magbakla-baklaan? Dahil alam naman nila sa sarili nila, ang kasarian nila. Kaya carry mo yan, girl. Go lang ng go. Kaya naman, natawa na lang rin si Ryan sa pagsuporta sa kanya ng kaibigan. Dito niya napatunayan na kahit anumang pagsubok na dumarating sa buhay niya, nandito lamang sa tabi ang babaeng lihim niyang minamahal. Kahit halos masuka na siya sa tuwing iniimagine niya ang magiging itsura niya sa contest, dahil hindi naman siya bakla, lumalakas ang loob niya dahil sa dalaga. Samantala, nang makita na nila ang National Bookstore, dumiretso na sila roon at namili ng libro. At bago sila umuwi, niyaya muna ni Ryan si Monica na kumain sa isang fast food. Pagkatapos nito, dumiretso sila sa bahay ng dalaga upang maturuan naman si Ryan ng tamang paglakad sa kanyang sasalihan. Mabuti na lang, wala yung mga magulang ni Monica kaya't walang naging problema. Kahit halos masuka na sa pinagagawa si Ryan sa tamang tayo, tamang pag-introduce ng sarili, lakad at yung pagsagot sa maaaring itanong ng mga judge, sinisikmura niya pa rin para lang hindi mawalan ng matutuluyan. Tunay na lalaki kasi siya, tapos ganun ang gagawin niya. Kaya't di niya masisi kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Makalipas ang 2 oras, huminto na sila sa training. Grabe, napagod ako rin na.
Nakakapagod rin pala yung palakad-lakad na yun. Sambit ni Ryan habang pinupunasan ang pawis. Huwag kang mag-alala, ngayon lang to. Pero sa susunod, di na kita tuturuan dahil nandito na ang parents ko. Nagbakasyon lang kasi sila sa probinsya nila sa Bataan. Tugon ni Monica. Basta, magbading-badingan ka lang, friend. Hindi ka naman kilala ng mga tao ron eh. Hindi ba sabi mo sa kabilang barangay yun? Dayo ka lang ron. Saka sayang yung premyo. Sabi mo 30,000. Mabuti na rin yung magbakla-baklaan ka kaysa sumali ulit sa mapangalib na boxing. Payo pa ni Monica sa kanya. Maraming salamat, friend ah. Sa pagpapalakas mo palagi sa loob ko. Inaamin ko na hindi nga mapanganib yung pagsali sa gay contest. Pero alam mo na, kapag lalaki ka, medyo hindi mo maaatim na gawin yun. May isip ko lang na naka-makeup ako at nakasuot ng pambabae. Basta. Pero dahil sa mga payo mo sa akin, ang imposible ay nagiging posible. Biglang napangiti si Monica. Ano ka ba? Bilang best friend mo, obligasyon ko na i-push ka. Kaya di ka dapat magpasalamat. Siya nga pala, gusto mo ba ng noodles? Magluluto ako. Sabay na tayong kumain. Pagyayayapan ito at napatango naman siya bilang pagsang-ayon. Sabay nga silang kumain habang nanonood ng telebisyon. Pagkatapos nun, nagpaalam na si Ryan. Baka si hanapin na siya ng Ate Raquel niya. Ayaw pa naman itong magpagabi siya. At bago siya umalis, binigay na sa kanya ng dalaga ang mga isusuot niyang damit para sa darating na beauty contest. Nangako ito na manonood at susuportahan ulit siya. Ingat ka, Monica. Mag-isa ka lang kasi dito sa bahay eh. Paalala pa ni Ryan. Oo naman, isasara ko naman ang lahat ng pinto at bintana. Ikaw rin ah, mag-iingat ka sa paglalakad pa uwi. Tugon nito sa kanya. Masayang masaya si Ryan ng sandaling iyon dahil nagbigay ng gamit si Monica sa kanya. At iyon na yung mga damit nito. Ini-imagine pa lang niya na nasuot na ito ng dalaga para bang nasa langit na siya. Malinis pa naman ito at napakabango kaya't hindi niya na lamang lalabhan. Lumipas ang isang buwan at sumapit na ang beauty pageant nila. Nagmukha na siyang babae dahil sa ayos niya ng sandaling iyon. Kahit yung Ate Raquel niya at si Monica nagulat sa naging itsura niya. Nagsuot siya ng swimsuit at pagkatapos nun ay gown. Nakapasok siya sa final at maayos na nasagot ang mga katanungan. Kaya't idineklara ng host na siya ang makakapagkamit ng corona. Kaya naman palakpakan ng mga tao roon at kabilang na si Monica na numero unong sumusuporta sa kanya. Samantala, kulang na lang maging pera na ang mga mata ng ate niya dahil alam nitong malaki ang makukuha niyang papremyo. Pagka-uwi ng bahay, ay agad niyang hiningi ang parte niya kay Raquel. Ito kasi ang kumuha ng napanalunan niyang pera. Inaasahan niya kasi na magbibigay ito ng kahit konti sa kanya na makakatulong sa kanyang pag-aaral. Pero nagulat siya sa naging tugon nito. Ano ka, siniswerte? Nanalo ka na nga sa gay beauty pageant, humingi ka pa ng pera. Sa'yo na yung corona mo at akin na itong 30,000 pesos. Oops, huwag kang magreklamo, papalayasin kita dito, sige. Ate, akala ko ba magkakaroon ako ng parte? Hindi ba nangako ka na kahit 10,000 magbibigay ka? Kung tutuusin nga, akin lahat dapat yan eh. Dahil ako ang naghirap dyan. Ate, ibigay mo naman yung para sa akin oh. Pagmamakaawa pa niya. Pero nagulat siya nang dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Ang kapal naman ng mukha mo. Palamunin ka na nga dito tapos humingi ka pa ng pera. Hoy, half brother lang kita. Hindi kita kapatid na buo. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin sa pagpapatira ko sa'yo dito. Isa ka lang naman sampid dito sa pamamahay eh. At anak ka lang sa labas ni Papa. Dahil dito, tuluyan ang sumabog ang sama ng loob na inipon ni Ryan sa ilang taong pagtitiis sa Ate Raquel niya. Yan na lang palagi ang dinadahilan mo, ate. E gayon hindi mo rin naman ito bahay. Tirahan nito ni Papa. Kung wala rin naman akong pakinabang dito sa bahay, e alis na lang ako. Wala eh. Ginawa ko rin naman ang lahat para kahit papaano, tanggapin mo ako bilang kapatid mo. Kahit half-brother mo lang ako at anak sa labas ni Papa. Naging sunod-sunuran ako sa pinag-uutas mo. Anong ginawa ko? Kahit alam kong mabubugbog ako sa boxing, ay pumayag ako sa kagustuhan mo. At kahit maapakan ang pagkalalaki ko, sumali rin ako sa gay pageant.
Tapos konting pera lang naman ang hinihingi ko, hindi mo pa maibigay? Ako naman ang naghirap ron ah. Nalayas na lang ako. Mabuti pang maging isang balaboy kaysa maniraan sa mala impyernong pamamahay na to. O sige, lumayas ka. At wag ka nang babalik dito ah. May gana ka pang lumaban sa akin? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bulyaw pa nito sa kanya. Nag-alsabalutan na nga si Ryan. At dahil wala siyang matutuluyan, dumiretso siya kay Monica. Kinuwento niya dito ang nangyari. Grabe naman yung ate mo na yun. Kaso nandito naman yung parents ko eh. Hindi ko pwede dito. Teka, may naisip ako. Maaati mo ba na sa bodega ka tumira? Doon na lang kita itatago. Ayaw kasi nila mama at papa na may ibang tumira dito eh. Lalo na't lalaki ka pa. Suwestiyon ni Monica. Sige, kahit doon na lang. Sanay naman ako sa hirap eh. Ang mahalaga ay magkasama pa rin tayo. Tugon ni Ryan. Hindi naman maikubli ang pamumula sa pisngi ni Monica nang sabihin iyon ng binata. Maraming salamat talaga, Monica. Wala yun. Bibigyan na lang kita ng kulambo para di ka lamukin. Wala namang napapagawi roon dahil matagal nang nakakandado. Nasa akin naman yung susi kaya walang problema. Basta, ilak mo na lang ang pinto kapag nandyan na sila. Napatango na lamang si Ryan sa payo ng kanyang kaibigan. Magmula nga nito, ay doon na tumira ang binata. Inaabot-abutan na lamang siya ng pagkain ng dalaga. Nakapag-aral pa siya dahil binabahagian siya ng pera ni Monica para sa baon niya. Kaya malaki talaga ang pasasalamat niya dito. Kapag pumapasok siya, patago siyang lumalabas para hindi mahuli. Gayun rin naman kapag uuwi na siya ng bahay. Tama nga ang sinabi ng kaibigan. Hindi napapagawi ang mga magulang o kapatid nito sa kinaroroonan niya. Lumipas ang ilang taon at 22 anyos na si Ryan. Kaya't kahit patago siyang nag-aaral, napagbubutihan niya naman, kaya't ngayon ay kolehiyo na siya. Scholar siya sa university na pinapasukan niya, kaya't wala siyang nagiging gastos roon. Yung mga ibinibigay lang sa kanya ni Monica, pambaon lamang. Isang araw, habang naglalakad na pauwi ng bahay si Ryan, nakita niya ang isang taong pamilyar sa kanya na pasakay na sa kotse nito na nakaparada sa isang parking lot. Si Attorney Gumabaw, ang abogado ng kanyang ama. Huli niya itong nakita noong buhay pa ang kanyang tatay. May malubhang karamdaman kasi ang tatay niya, kaya ito namatay. Samantala, nilapitan niya ito at tinanong, "Kayo po ba ang abogado ng tatay Richard ko?" Agad namang napasulyap sa kanya ang lawyer. Nanlaki ang mga mata nito nang siya ay masilayan. "Ryan? Kumusta ka na? At bakit mo pala ibinenta yung dati ninyong bahay? Matagal kitang hinanap eh." "Oo, ako nga ito, ang lawyer ng tatay mo." Dahil dito, ikinuwento ng binata ang katotohanan kung bakit nabenta yung dati nilang bahay. Noong matapos ilibing ang kanyang ama, hinikayat siya ng ate Raquel niya na sa kanila na lang raw tumira upang may kumalinga sa kanya. Uli lang lubos na kasi siya at matagal na ring patay ang kanyang ina. Sa pag-aakalang matatanggal ang pangungulila ni Ryan sa pagpunta sa bahay ng kanyang kapatid, napapayag siya nito na doon na lang tumira. Akala niya rin kasi maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit hindi pala. Itinuring siyang iba nito at ginawa pang sunod-sunuran sa lahat ng gusto. Dito inamin ni Ryan na wala siyang kaalam-alam na naibenta na pala ng ate niya ang dati nilang bahay. Kaya naman pala noon ay may pinapirma sa kanya si Raquel. "Aba, ganun ba?" "Ganun na nga iyon. Pinapirma ka ng ate mo ng isang kasulatan na di mo naunawaan o pinabasa sa iyo. Kaya't nailipat niya sa kanya ang property mo, kaya madali niyang naibenta. Naisahan ka niya, Ryan, dahil sa pagiging minor de edad mo noon. Pero hindi mo ba alam na may last will ang iyong ama para sa iyo? Yung bahay pala nila Raquel ay pinapamana sa iyo ng tatay mo. Hindi nila tunay na ama yung tatay Richard mo. Nung nasa abroad kasi siya, yung ina nila Raquel ay nagpabuntis sa kabit nito. Iyon ang tunay nilang ama at hindi ang tatay mo. Umiinom pala ng pills ang ina ni Raquel kapag nagniniig sila ni Richard. Bago lang yun nalaman ng tatay mo nung nagkasakit siya. Dahil bago mamatay ang ina nila Raquel, dahil rin sa pagkakasakit nito, napagtapat na yun sa kanya.
kaya't para hindi masaktan sila Raquel, nanatili ang tatay mo sa piling nila. Ayaw rin naman kasi ng mga hilaw mong kapatid na mapunta ang tatay mo sa iyo eh. At ang masamang karanasan niya kila Raquel, hindi pala siya nito inaalagaan noong malala na talaga ang kondisyon niya. Tapos inaaway pa at minumura. Kinuwento sa akin ni Richard. Pasensya na iho ah. Kung ngayon ko nang nasabi sa iyo ang karapatan mo. Dahil minor de edad ka pa nung nakay Raquel ka. Ngayon ay alam kong 22 anyos ka na. Kaya't may habol ka na sa property na iniwanan sa iyo ng iyong ama. Kaya't mabuti pa, samaan mo ako ngayon sa opisina. Gagawa natin ito ng paraan para mailipat sa iyo ang property na ibinibigay sa iyo. Mahabang paliwanag ni Attorney Gumabaw. Gulat na gulat si Ryan ng sandaling iyon. Mas lalong nag-apoy ang galit niya kay Raquel dahil matagal na pala siya nitong ginugulangan. At di pala ang mga ito ang tunay na anak ng kanyang ama. Siya lamang pala ang kaisa-isa nitong anak. Kaya't walang patumpik-tumpik na sumama siya kay Attorney Gumabaw. Makaraang maayos ang dokumento, agad siyang nagpunta sa bahay niya kasama ang mga pulis. Nag-order kasi siya na paalisin sila Raquel sa kanyang tahanan. Hayop ka ate, matagal mo na pala akong ginugulangan. Siguradong matagal mo nang alam na hindi kayo ang tunay na mga anak ni Papa. Tapos ikaw ate, ibinenta mo pa yung isa naming bahay? Ikaw palang makapalang mukha eh. Dahil hindi ka pala tunay na anak, tapos ginagawa mo to sa akin? Pinasali mo pa ako sa boxing at beauty contest para sa pansarili mong kapakanan? Kaya lumayas kayo sa pamamahay ko. Matapang na saad ni Ryan. Ryan, pakiusap. Wala kaming matutuloyan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Tama ka. Inisahan nga kita sa pagpapapirma sa papeles. Para mailipat sa akin ang property at maibenta ito. Tapos ginagawa kitang sinudsunuran sa lahat ng gusto ko at nasasaktan pa kita. Napagsasabihan pa kita ng masasakit na salita. Pero pinagsisisihan ko na yun. Dapat pala hindi ko yung ginawa sa'yo. Simula nang umalis ka, inusig ako ng konsensya ko. Patawarin mo na sana ako at huwag mo na sanang idamay yung dalawa mo pang kuya. Ako lang naman yung may atraso sa'yo eh. Sila, wala. Anong wala? Siguro nga sa akin eh wala. Pero kay Papa meron. Isa sila sa dahilan kung bakit namatay si Papa. Pinabayaan niyo siya. Tapos inaaway pa at minumura. Kaya kung maaari, umalis na kayo at mag-al sa balutan na. Bago pa kayo ikaladkad ng mga alagad ng batas. Biglang umiyak si Raquel at nagtanong sa kanya. Saan naman kami titira? Abay, problema niyo na yun. Bakit? Nung umalis ako, pinroblema mo ba ate? Para malaman mo, tumira ako sa madilim na bodega. Sa loob ng mahabang panahon. Agad natugon niya rito. Agad namang umalis ang mga kapatid niyang hilaw at kalaunan, siya na ang tumira roon. Samantala, noong graduation ceremony naman nila sa college, isa siya sa inanyayahang magtalumpati sa harapan ng mga kapwa niya magtatapos at sa mga magulang na nanonood roon. Dahil isa siya sa nakatanggap ng malaking parangal. Nakamit ko ang pagiging magna cum laude dahil sa matinding pagsisikap ko. Kahit uli lang lubos na ako, ginawa ko pa rin inspirasyon ng mga namayapa akong magulang. Pero mahirap makamta ng pangarap, lalo na kapag dumarating ang pagsubok. At para magkaroon ng konting baon, sumabak ako sa boxing kahit halos mamatay na ako sa pambubugbog ng nakalaban ko noon na tinagurian pang halimaw sa ring. Naranasan ko na rin ang sumali sa beauty contest ng mga kapatid nating LGBT kahit di naman talaga ako isang bading. Wala namang problema yun sa mga contestant at producer dahil sa huli, nalaman rin nila na lalaki ako. Ang tinignan lang raw kasi nila ang performance na ibinuhos ko ng sandaling iyon. Kaya't masaya pa rin sila sa pagkapanalo ko. Hindi ko ikinakahiya iyon dahil marangal naman iyon. At isa pa, ikinikintal ko palagi sa isip ko na isa lamang iyong baitang para maabot ang aking pangarap. At ito na nga yun, ang hawak-hawak kong diploma at suot-suot na medal. At syempre, hindi ko rin ito makakamit kung wala si Monica, ang nag-iisang best friend kong babae na di niya alam na matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. Simula pa noong bata pa kami, siya ang numero uno kong taga-suporta sa kahit anumang pasukin ko. At kahit sa lungkot at ligaya na dumating sa akin, ay nandyan siya palagi.
Buong puso ko siyang ipinagmamalaki sa inyo. Maraming salamat po at purihin ng Diyos. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa speech niya habang kinikilig ang mga itong nagsisigawan at panakanakang sumusulyap kay Monica na nakaupo sa silya nito. Isa rin kasi ito sa gagraduate. Nakatulala naman ang babae at di makapaniwala sa inihayag niya sa harap ng mga libo-libong mga tao. Nang matapos na ang seremonya, Ryan, totoo ba yung sinabi mo sa stage ng arena na to? May lihim ka ba talagang pagtingin sa akin noon pa man? Kahit kabado ay napatango si Ryan. Oo Monica, totoo ang lahat ng yun. Mas lalo pa akong napamahal sa'yo nang pinatira mo ako sa bahay ninyo. Maraming salamat talaga sa lahat ng tulong mo. Hindi ko na binanggit sa speech kanina at baka malaman ng parents mo na pinatira mo ako roon. Natatawang tugon niya. Pero nahinto ang pagtawa niya nang bigla siyang halikan sa labi ni Monica. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang paghalik sa kanya nang hawakan nito ang magkabilaan niyang pisngi kaya't gumanti na rin siya. Nang kusa nang kumalas ang dalaga, dito na lamang ito nakapagsalita. Love na love rin kita, Ryan. Noon pa man. Kung inaakala mong best friend lang ang turing ko sa'yo, kaya palagi ako nandito para sa'yo, dun ka nagkakamali. Higit pa roon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kaligaya nang tumira ka sa bahay namin dahil araw-araw at gabi-gabi kitang nakikita, kahit patago. Nalungkot nga lang ako nang umalis ka na dahil nabawi mo na ang bahay na dapat sa'yo. Hindi dahil sa bahay kung bakit ako naging malungkot, kundi dahil napalayo ka sa'kin. Hindi na tayo magkakalayo pa. Maghintay ka lang ng konting panahon. Kukunin kita sa kamay ng parents mo para maging mag-asawa na tayo. Tutal, pareho pala tayong may pagtingin sa isa't isa. Kaya wag na nating patagalin pa. Tugon ni Ryan. Lumipas ang ilang buwan, naging mag-asawa na sila. Nakatira na si Monica sa kanyang bahay at sa huli, nagkaroon sila ng tatlong anak. Pareho kasi silang nakakuha ng magandang trabaho dahil pareha silang nakapagtapos. Nagtutulungan silang mag-asawa sa pagtataguyod ng kanilang mga supling. Simple lamang ang pamumuhay nila pero masaya at matiwasay. Ibinigay naman ni Ryan ang korona na napalanunan niya noon sa kanyang misis bilang simbolo na ito na ang reyna ng kanyang puso habang buhay. Samantala, ang balita na lang niya sa kanyang tatlong hilaw na kapatid, nakatira na lamang raw ang mga ito sa barong-barong. Pero may regular naman silang trabaho. Naisip na lamang niya na marahil masamang karma na iyon ang magkakapatid. Si Raquel na inaalipos na siya noon, samantalang yung dalawang kapatid nito ay pinabayaan at inaaway pa ang kanyang ama. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga nito. Ipinapanalangin na lamang ni Ryan sa Diyos na sana palaging nasa mabuting kalagayan ang mga hilaw niyang kapatid at puspusan rin ito ng biyaya.